Ngayon, napakaraming nag-uumpisa ng gumawa ng pangalan sa larangan ng basketball dito sa ating bansa. Ilan na dyan, sina Kai Soto, AJ Adu, Dave Ildefonso at iba pang mga players na naglaro o maglalaro pa lamang sa Batang Gilas, Pilipinas. Pero sa ating video na ito, hindi ko pinalalabas na hindi pa tayo o ako kontento sa mga players na mayroon tayo sa ngayon. Sa katunayan ay masaya talaga ako na may mga players tayo like Kai Soto at iba pa. But in this video mga pare koy, we're gonna talk about the best Filipino players we never had. First one is Kamaka Hepa. Sa unang tingin, mukha talaga siyang Asyano o Pinoy to be exact. Dati ay kinonsidera rin siya bilang isa sa mga Gilas prospect natin. Well, pagdating sa tangkad ay 6 foot 9 inches po ang kanyang height at isang stretch forward. Kayang-kaya nga nitong pumoste at syempre mayroong tira sa labas dahil ganun nga po ang mga modernong big men ngayon. Imagine nyo na lang mga parekoy, isang Japheth Aguilar na isang sharpshooter. O sa mas madaling salita ay isang Kevin Durant type na player. Nakakabilib yun mga pare ko, di ba? Kung nagkataon ay magiging isa talaga siya sa mga assets natin kung sakali lang mga pare ko. Pero dahil kasali nga po siya sa ating topic ngayon ay sobrang labo talagang makalaro siya sa ating Gilas. Unang issue ay hindi siya nakakuha ng Philippine passport before siya mag 16 years old. Pangalawa ay nakapaglaro na rin siya sa Team USA at ang pinakamalaking dagok ay hindi siya proud as a Filipino. Well, hindi sa kinahihiya niya na may lahi siyang Filipino, but in a way na hindi niya target na maging next Filipino player in the NBA o kung ano mang legacy as a Filipino. Dahil ang goal niya ay being the first Inupiat Eskimo to play in the NBA would definitely mean a lot to me. Yun mga pare ko, andyan na nga ang sagot. At walang bansang Pilipinas sa vocabulary niya. So kahit half Filipino pa ang kanyang tatay ay napakalabo talaga mga pare ko. Sayang, sa combination ng height niya at skills ay tiyak na maraming pahihirapan ito balang araw. Sayang nga lamang talaga mga pare ko, pero wala talaga tayong magagawa. Ganoon na talaga eh. Kaya pumunta na tayo sa ating ikalawang player na si Jalen Green na inaasahang magiging first round pick sa future sa NBA draft mga pare ko. Well, hindi naman katakataka dahil grabe talaga itong batang ito. Shooting man, talon, court vision, well, halos lahat talaga ay taglay niya. Sayang nga lamang at hindi siya nakakuha ng Philippine passport before rin siya mag 16 years old. Ang laking tulong sana ang maibibigay niya para sa ating national team kung sakali. Kumbaga sa Japan ay magiging Rui Hachimura siya ng Pilipinas na biglang lumakas nang pumasok ito sa team. Well, for me, hindi naman issue kung dark, brown, o puti man ang iyong balat. Dahil si Giannis Antetokounmpo ay isang Greek national but actually full-blooded Nigerian itong si Giannis. Pero hindi naging hadlang ang kanyang skin color para mairepresenta ang bansang tumanggap sa kanila. Habang si Thonmaker naman ay parehas lamang sila halos ng istorya. So huwag nating i-comment na hindi Pinoy yan at mukhang hindi Pinoy yan. Dahil kahit na iba man sa atin ang kulay ng balat nila ay may dugong Pinoy talaga na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Muli, huwag po nating sabihin na inaangkin lang natin si Jalen dahil ang kanyang nanay ay may dugo talagang Pinoy. Pero yun nga mga parekoy, kahit gustuhin man natin o gustuhin ni Jalen ay hindi talaga pwede dahil nga sa mahigpit na rules ng FIBA. Medyo nakakapanghinayang man ay huwag na tayo gaanong umasa na makukuha natin si Green as a local player dahil bukod sa passport issue ay nakapaglaro na nga rin sila sa Team USA ng ilang beses. At ang ibig sabihin nun ay wala na talagang pag-asa na makalaro sila sa Gilas as a local player at least. Dahil hindi naman ito senior team ng Team USA kaya pwede pa rin sila as a naturalized player ng Gilas Pilipinas in the future. But napakalabo na nun mga pare ko eh. At tingin ko ay nasa 5% lamang po ang tsansa na makalaro sila sa Pilipinas. Yun lang mga pare ko eh. Please like the video at i-comment ang inyong sariling opinion. Ito po ang ating video na the best Filipino foreigner players that we never had. Thanks for watching mga pare ko eh. I hope you liked the video. This is all the gameplay. Bye bye.